Isang araw masasabi mo, lahat pala ng payo ng mga magulang mo, lalo na ng iyong ina, para sa iyo naman pala talaga lahat yun. Sino po naniniwala? Isang araw masasabi mo sa sarili mo, lahat pala ng sinasabi nila para sa akin. At sino po naniniwala? Isang araw masasabi mo sa sarili mo, kaya pala ako pinipilit magtapos ni nanay, ni tatay, para pala sa akin yon. Sino po naniniwala? Isang araw pwede mo masabi na, kaya pala ako pinipigilan ni nanay, ni tatay, na mag-asawa ng bata, para sa akin pala yon. Para sa'yo pala yon. At sino naniniwala? Isang araw masasabi mo sa sarili mo, kaya pala ako pinilit ng aking mga magulang na magsikap, para sa akin pala yon. Alam niyo po, again, anong pinapakita rito ng Panginoon? Una, sa ganang kaya ng magulang, lahat ng para sa kaibubuti ng anak, ipapaalam ng magulang eh. Totoo po ba yan? Sa mga magulang na naririto, totoo ba? Lahat ng makakabuti sa anak mo, sasabihin mo. Hindi mo ipagkakait. Alam niyo po, lahat ng alam ng magulang mo, ipapaalam niya sa iyo, huwag ka lang masaktan sa buhay. Sino po rito? Gagawin niya yon bilang magulang. Lahat ng alam mo, ipapaalam mo sa anak mo, huwag lang siya masaktan sa buhay. Huwag lang siyang mapahamak sa buhay. Huwag lang siyang maghirap sa buhay. Kasi nga, ito ang totoo eh. Kung meron mang pinakaayaw na masaktan ka dito sa buhay na yon, magulang mo. Kung meron mang pinakaayaw na mapahamak ka sa buhay na ito, magulang mo yon. At kung meron mang ayaw na maghirap ka dito sa buhay na ito, magulang mo yon. Kaya nga lahat ng alam nila, lahat ng karanasan nila, ayaw na nilang iparana sa iyo yung mga mahihirap na naranasan nila. Ganon ka-importante sa isang magulang na maipaalam niya sa iyo yung alam niya para hindi ka masaktan ng buhay, para hindi ka mapahamak sa buhay at hindi ka maghirap dito sa buhay na ito. Ikalawa, sa ganang kaya ng mga magulang, lahat ng para sa ikabubuti ng anak, ipaglalaban ng magulang. Totoo po ba yan? Sino naniniwala? Bilang magulang, lahat ng para sa mga anak mo, ipaglalaban mo. Totoo po ba yan? Walang magulang na hindi ipaglalaban ang para sa kanyang mga anak. Alam niyo po, may mga anak o may mga magulang, kahit masagot-sagot ng anak, igigiit yung para sa ikabubuti ng anak. Totoo po ba yan? May mga magulang, kahit sinasagot ng mga anak, igigiit niya kasi alam niya para sa ikabubuti ng anak niya yon. At totoo po ba, may mga magulang kahit masaktan ng kalooban para sa anak, titiisin. At may mga magulang kahit makulitan ng mga anak, hindi mapapagod sa pagpapaalala sa kanilang anak. Why? Kasi nga para sa isang magulang, lalo na para sa isang ina, hindi baling sagot-sagutin siya ng anak niya. Ang importante sa kanya, mapangalagaan niya yung kanyang anak. Para sa isang magulang, lalo na sa isang ina, hindi baling masaktan ang kalooban niya, mapangalagaan lang niya ang kanyang anak. At para sa isang magulang, hindi baling makulitan sa kanya ang kanyang anak. Ang importante, mapangalagaan niya ang kanyang anak. And finally, isang araw, aalalahanin mo na lang mga payo sa iyo ng mga magulang mo at ang mga magulang mo. Sino po naniniwala isang araw, alaala na lang ang payo ng mga magulang mo sa iyo? At sino po naniniwala isang araw, yung nanay na kasakasama mo ngayon, maaaring katabi mo ngayon, yung tatay na kasakasama mo ngayon, isang araw, aalalahanin mo na lang din. Hindi kayo forever na magkasama. Kaya nga, lahat ng magulang hanggat kasama pa yung anak, gagawin ang lahat, ipapayo lahat ng mabuti
napaaalalahanan ng anak kasi alam niya isang araw iiwan niya yung kanyang mga anak. Isang araw, hindi lang payo ng mga magulang mo ang magiging alaala. Kahit magulang mo isang araw, magiging alaala na lang sa buhay mo. Kaya nga napakapalad mo kung may magulang ka pa ngayon na kasama, may magulang ka pa ngayon na nagpapayo sa'yo, may magulang ka pa nagpapaalala sa'yo. Kasi one day, wala na yan sa tabi mo. Yung mga payo niya, alaala na lang din sa buhay mo. Alam niyo po ano pinapakita rito ng Panginoon. Una, bago pa maging ganap na alaala mga payo ng magulang mo, bigyan buhay mo na ang payo nila sa buhay mo. Huwag mo nang intayin na mapalitan ng regrets yung pagsunod mo sa kanila. Huwag mo nang intayin na magsisi ka pa dahil hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. Huwag mo nang intayin na magsisi ka pa dahil hindi mo na-enjoy ng husto ang buhay ng pagiging single dahil nag-asawa ka ng maaga. Huwag mo nang intayin na magsisi ka pa dahil hindi mo natupad ang mga pangarap mo. At huwag mo nang intayin na mapalitan ng bitterness yung pagsunod mo sa payo nila. Huwag mo na rin intayin na masabi mo pa sa sarili mo na buti pa yung iba, professional na. At huwag mo na rin intayin na masabi mo pa sa sarili mo, buti pa sila, malaya pang nagagawa ang gusto nila. At higit sa lahat, huwag mo nang intayin na masabi mo pa sa sarili mo, buti pa sila tagumpay na. Lahat ng kaya mong sundin ngayon sa payo ng mga magulang mo, sundin mo na. Lahat ng kaya mong isabuhay sa payo nila, isabuhay mo na. At lahat ng kaya mong pahalagahan ngayon, pahalagahan mo na. Ikalawa, bago pa maging ganap na alaala si nanay, si tatay, iparamdam mo na yung respeto sa kanila at sa mga payo nila. Isang araw, hindi lang gaya po nung aking nabanggit, mga payo ng mga magulang, kundi mismo mga magulang mo, aalalahanin mo na lang din. Alaala na lang din. Ba't sino po naniniwala? Mas masarap alalahanin sila nanay, sila tatay, na alam mong wala kang pinabaon na pagsuway sa kanila. Totoo po ba yun sa mga anak? Totoo ba? Ang sarap alalahanin ng mga magulang natin na alam mo sa puso mo, wala kang pinabaon na pagsuway sa kanila. At sino po naniniwala, mas masarap alalahanin ng mga magulang na alam mong wala kang pinabaon na malalim na sugat sa kanilang kalooban dahil sa mga pagsuway. At sino po naniniwala, mas masarap alalahanin ng mga magulang na alam mong wala kang pinabaon na pag-aalala sa kanila dahil sumunod ka sa mga payo nila. Kasi nga, tandaan niyo po, sa lahat ng mga anak, napakalungkot na kung ang mga magulang uuwi na sa Panginoon, pero pababaunan mo pa ng mga pagsuway mo. Napakalungkot na kung ang mga magulang uuwi na sa Panginoon, mapapabaunan mo pa ng malalim na sugat sa kalooban. At napakalungkot na kung ang mga magulang uuwi na sa Panginoon, pababaunan mo pa ng pag-aalala. Sa lahat po ng mga anak, totoo na minsan, parang nakakasawa na yung paulit-ulit na paalala ng isang magulang. Minsan, parang nakakasawa na yung paulit-ulit na payo ng mga magulang. At minsan, parang nakakasawa na yung paulit-ulit na sermon ng isang magulang. Pero tandaan mo, sa lahat po ng mga anak, tandaan mo, isang araw marirealize mo, lahat pala ng payo ng magulang mo,
pinaka-worth na narinig mo sa buhay mo. Isang araw, marirealize mo lahat pala ng payo ng magulang mo, lalo na ng iyong nanay, lahat pala yon para sa'yo. At isang araw, marirealize mo mas masarap pala yung may nangungulit na nanay kesa walang nanay na nangungulit sa'yo. Mas masarap pala, marirealize mo, mas masarap pala kahit makulit yung nanay ko pero nasa tabi ko kesa mag-isa na ako ngayon na lumalaban sa buhay at walang nagpapayaw.